Welcome back to my channel. It's me again, Ariel. So, for today's video, biglaan lang tong video na to kasi hindi ko naman to ina-expect na maisip ko to. So, di ba nung lately or nung nakaraan, nagtanong ako sa Instagram ng mga assumptions about me. So, iniisip ko kung saan ko siya ipapasok na video or na vlog. And na-realize ko na ayun nga, since nag-crave ako sa McDo at nagpa-order ako sa jowa ko ng McDo. So, thank you kay Willo. Shout out sa'yo. Isa kang dakilang hero. Char. Hero agad. Nagdala lang ng McDo. So, yun. Nagpadala ako sa kanya ng McDo. So, thanks to you. Nagkaroon ako ng content at naisip ko na dito ko na ipasok yung assumptions about me. So, syempre, hindi naman na makapag-mukbang ng nanonood lang siya sa akin habang kumakain. So, ang gusto niya, kasama din siya. So, pambihan na natin, naisama natin siya. So, ngayon, ang kanyang papel sa ating mukbang ay hindi kumain. So, manonood lang siya sa akin habang kumakain ako, siya yung magbabasa ng assumptions niyo. So, yun yung mangyayari sa ating video today. So, eto yan, dito sponsored ha, pinadala lang po sa akin ng jowa ko kasi dinner na ganyan. So, yun, without further ado, samahan niyo ako sa aking mukbang ng McDo. So, McDo baka naman, di ba? Sana mag-enjoy kayo sa video na to. And yun lang, I think let's get started. So, first is, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga nandito. Hindi naman siya ganun kadami or kabonggang-bongga, ganyan. Kasi nga, dinner lang naman din talaga namin dapat to. So, meron tayo ditong 6 pieces na nuggets. Ayan, so yan siya. Na merong barbecue sauce. Tapos meron tayong 4 pieces na ketchup. Hindi yan mawawala. So, meron din tayo ditong spaghetti and chicken with gravy. And isang BFF fries. And then, ito nga pala yung new shake ng McDo. Like chocolate shake and then may strawberry shake. So, yung kinuha ko is chocolate shake. Yan. So, actually, combo to, tsaka yung nuggets. So, yun yung bago nila. And yun yung tinry ko kasi gusto ko lang tikman. So, yun, sisimulan na namin. Siya yung magtatanong sa akin para dire-diretso lang yung kain ko. So, siya yung magtatanong at ako yung sasagot kung true ba yun or hindi. Kasi baka mamaya, iniisip niyo lang siya sa akin, ganyan. So, justify ko naman, di ba? Ipagtanggol ko naman yung sarili ko, char. So, yun. Bali, eto na. Simulan na natin. Sasagutin ko yung tanong, hindi kumain. Joke lang, sige, kumain ka muna. Bili. Tapos saka mo ko tanongin. Hello, pag una na. O, game na. Sasagutin ko na. Paarty po sa unang tingin. Sa unang tingin? Sige nga, tingnan mo nga ako. Mukha bang maarte? Char, totoo lang. Maarte po sa unang tingin. Though may paggalang ka naman, so may po. Pero, ang sakit na na, char. Hindi naman. I mean, kasi diba, may gano'n naman talaga. Like, hindi nawawala yun sa first impression sa akin. Like, yung maarte sa unang tingin. Pero, wala. Parang nasanay na ako doon. Tsaka, may nilulugaran naman eh. Parang hindi naman sa lahat ng bagay, parang mataray ka, ganyan. Ay, ano ba? Maarte? Maarte. Hindi naman maarte. May binabagay lang yung pag-iinarte mo, ganyan. Parang minsan, pag kay Willo, yan, sobrang arte ko kay Willo. Kasi minsan, nabibisit ako dun eh, kaya inaartehan ko siya, ganun. Pero yung maarte in a way na, alam mo yun, yung parang, ay, yung arte niya, ganyan. Hindi ako ganun ka-arte. Kasi, bakit ba? hindi nga kasi. So, yun lang, hindi ako maarte, guys. Siguro sa mga bagay-bagay, like kunyari may mga hindi ako nagustuhan na mga pagkain or bagay, ganyan. So yun, nagiging maarte ako doon. Or parang mapili, ganun. So yun lang. Magaling mag-style ng outfit po. Magaling mag-style ng outfit. Eto, ito ba yung outfit ko today, magaling ba to yan? Kasi ito pang alis, ito pang bahay ng to guys. Ayan, nakikita nyo naman. So magaling ba to? Magaling ba yan? Well, ano ba, meron kasi akong inspiration sa mga outfit. Like, kunyari, bago ako suotin, tumitingin ako ng mga inspiration sa Pinterest, ganyan, or sa mga Instagram ng mga favorite ko na vlogger or mga blogger.
So yun, tumitingin ako doon and doon ako nagbe-base minsan. Minsan naman may mga style ako na ako lang talaga yung nagpupumilit isuot and thank you ko na appreciate niyo na maganda yung fashion style noon. So yun, sa Instagram nung naman din ako madalas mag-post ng mga, alam mo yun, mga style ganyan. Pero I suggest yun sa Pinterest, tingin kayo, maraming style recommendation ton. Yan. Fashionista po. Ayun din, connected. Fashionista. Hindi ako fashionista kasi wala akong pera para sustentuhan yung pagiging fashionista. Pero most likely, gusto ko yun. Nandun ako sa moment na talagang tumitingin ako, nag-research ako ng mga damit-damit, bagay-bagay, ganyan. Para lang magkaroon ng idea kung paano ma-style yung mga gantong color, paano siya mapapartner sa gantong color, mga ganun. Yung combination, ganyan-ganyan. So, yun. Pero yun, thank you. Yun yung nakita mo sa akin. Maraming salamat. It's a good thing. Char. Next. Uy, kumain ka naman. Hindi yung tanong ka ng tanong. Matipid. Matipid, oo. Matipid din ako. Pero yun nga, sinabi ko nga din, di ba, nagiging kuripot lang ako kapag nagiging matipid ako. Kasi meron akong pinag-iipunan or meron akong sinesave for something nga, ganyan. So, dun lang naman ako nagiging kuripot tsaka matipid. Pero overall, sobrang gastos ko kaya, lalo na pag yung mga pang wants, which is yun, mali yun. Dapat dun muna tayo sa needs. Ako, sa season ko ngayon, yung mga wants, yun yung mas nauuna. So, very wrong yun. Huwag niyong gayahin yun. So, yun. Next question. Maiksi po ba ang pasensya mo, ate? Maiksi ba? Well, maiksi na yung pasensya ko. Hindi naman sa lahat. Kay Willow lang din. Kawawa naman si Willow. Kay Willow lang din maiksi yung pasensya ko kasi kung nakikita nyo sa mga previous vlog naming dalawa, pagkasama ko siya ha, sobrang tahimik nun. Like, hindi siya yung talagang siya, ganun. Sobrang tahimik lang niya, diba? Tahimik lang siya. Pero pag ako yung kasama nun, sobra, grabe yun mang inis, grabe yun mang pikon, lahat ng pang-aasar na alam nun, alam niya. As in, the best sa pang-iinis yun, tsaka pang-aasar. Kaya yung pasensya ko sa kanya, nauubos minsan sa isang araw, gawa ng sobrang pikon ko sa kanya, sobrang inis ko sa kanya, ganyan. Pero yung mga yun naman kasi, parang alam mo na, lambing lang niya, ganyan. Pero, naiinis ako, yun. So, sa kanya lang maiksi yung pasensya ko, sa kanya lang. Yun, so next question. Question? Next na assumption. Mainitin ang ulo. Grabe, nasitan ba agad yun sa unang tingin? Parang di naman. Kasi parang feeling ko yung mainitin yung ulo, makikita mo siya pag nakausap mo na, nakasama mo. Pero well, sagot nyo yan eh. Ano nyo yan eh? Assumption nyo yan sa akin eh. So wala akong magagawa. Mainitin ang ulo. Ay, mag-gray. Mainitin ang ulo siguro kay Willow din. Kawawa naman si Willow. Sana mapanood niya to. Wala kasi nga sobrang, pag napikon talaga ako dun sa kanya, sobrang init ng ulo. As in. So kapag mainit yung ulo ko, halata. Kasi the way ako magsalita, the way ako kumilos, halata mong wala ako sa mood or mainit yung ulo ko. And nangyayari yun minsan pag pikon na pikon talaga ako kay Willow. Like, hindi ko talaga siya kinakausap, ganyan. Ganon. Tsaka mainit lang ang ulo ko kapag usually mga first to second day ng period, ganyan. Kasi nga wala ako sa mood. Alam mo yun, makipag-socialize, wala ko sa mood maging lively, ganyan. So, tendency yun, umiinit talaga yung ulo ko pag mga ganun. Kasi nakakaramdam ako ng pain, yun. Dun yung isang minsan nati-trigger, pag nakakaramdam ako ng pain, sobrang init ng ulo ko, ganun. So, yun. Mama, tabi. Nuggets yan ba? Okay, so next question. Makeup lover. Makeup lover? Mm-hmm. Siguro dahil nakikita niyo na nagme-makeup ako, pero hindi talaga ako magaling mag-makeup, guys. Makeup lover ako, yes. Sobrang love ko yung mga makeup. Kasi, wala lang. Parang gusto ko sila nakikita sa isang place. Parang ganun. Gusto ko magkaroon ng closet kung saan puro makeup lang, ganyan. Pero when it comes to, alam mo yan, kung nagagamit ba sila, honestly, hindi lahat. Kasi,
usually, ang ginagamit ko lang for everyday is yung pangkilay. Tapos, deep tint na multi-purpose na. Yung deep, pwede na siya lip tint, cheeks, tsaka yung pang-eyeshadow. So, usually, yung mga palettes ko, yun ko talaga sila nagagamit ng ganun kabongga. And usually, pag nag-makeup tutorial nga ako, diba, sobrang, alam mo yun, parang hindi ko nga alam kung may sense ba yung mga tutorial ko for makeup. Kasi wala akong idea kung paano talaga sila gamitin. Like, sinusubukan ko lang kasi, alam mo yun, kasi nga gusto ko sila i-try. Ganun. Pero makeup lover, yes, I am. Organized sa damit. Ay, sa gamit. Oo. Sobra. Organized sa mga gamit. Gusto ko kung nasan yung mga lipstick, nandun lang sila lahat. Kung nasan yung mga makeup palette, nandun lang sila lahat. Kung nasan yung mga sweater, jacket, long sleeve, nandun lang sila lahat. Kung nasan yung mga belt, sunnies, bags ko, dun lang sila lahat. As in ganun. Tsaka, pet peeve ko kasi yung maghahanap ako ng gamit na alam ko kung saan siya nakalagay, tapos hindi ko siya makikita. And usually, ang nakaka-trigger sa akin ng pet peeve ko na yun is si Chloe, yung pinsan ko. Lagi yung kumukuha ng mga damit ko or gamit ko, tapos hindi binabalik kung saan niya kinuha. So ako, alam ko na dun ko nilagay. Naiinis ako. Isa pa yun sa nakakapagpainit ng ulo ko eh. Yung ganung scenario, alam mo na. So yun, when it comes to organize ng gamit, yes. Ma-organize ako sa gamit. Meron pa? Masarap kang maging akin. Hindi ako makakasagot niyan, ikaw. Sagutin mo. Opo. Bigyan mo sila ng reason, bakit? Kasi po mabait siya. Taka maganda po. Ay, thank you. Yun lang? Mm-hmm. Oy? Pero ano, yun nga. Hindi ko alam kung paano mo yan nakita. Siguro, baka nagiging ate material ako for you. Thank you. Oo. Mag-iiba kasi kami. So, meron ng kapatid pang lalaki sumunod sa akin. Tapos siya. So, parang si Aki yung pinaka naging ka-close ko. Though, close ko naman din yung isa. Kaya lang, syempre, lalaki. Mag-iiba kami ng mga gusto sa buhay. Ganyan. So, si Aki yung pinaka parang naging spoiled sa akin. So, parang since siya yung baby sa amin noon, parang lahat ng attention binibigay namin sa kanya, lahat ng gusto niya, ganyan. Pero habang lumalaki siya, kailangan namin kontrolin kasi baka maging spoiled talaga siya ng bonggang-bongga, diba? So, yun. Talkative po, ate. Ano? Talkative po, ate. Oo. Hindi ko na itatanggi yan. Talkative talaga ako kasi sobrang daldal ko. Sa school pa lang, sa mga kaibigan ko, alam nila yan. Sobrang daldal ko talaga. Kasi, wala lang. Gusto ko lang magdadaldal. Mapapakin nyo, diba? So, yan. Totoo, aminado naman ako doon. Okay, so next question. Party girl. Party girl? Hindi ako party girl. Hindi ako party goer or party people. Mas, ano ba? Alam niyo yung ano, parang ako yung tipo ng tao na kunyari pumunta kami ng, kunyari pupunta ng bar, ganyan. Ayoko nung mas maraming masayaw. Kasi feeling ko ang ingay, ang sakit sa tenga, alam mo yun. Parang hindi ako ganun, hindi ako for that, ganun. So, no, I'm not a party people. Mas gusto ko yung mga chill lang. Pero pumupunta naman ako sa mga ganun. Kapag alam mo yun, may party yung friend ko, birthday niya, ganyan. Siyempre, hindi naman ang makaka-inerte na ayoko dyan kasi hindi ako ganyan. Ito, ganyan. For the sake na alam mo yun, nandun yung presence mo, lalo na pag special sa kanila yung event, pupunta ako. Yan. Tsaka pag Christmas party ng company, yan. Okay lang sa akin. Pero yung, hindi nga, pero me as a person, I'm not a party people or party person. Mukha pong matatay. Ang dami namang ganun. Mga first impression sa akin yan, ganyan eh. Tapos sa inyo din, ang sad. Pero yun nga, I'm here to justify things. Mukhang ako mataray, pero hindi nga ako mataray. Tsaka, basta may nilulugaran lang yun, tsaka piling tao lang yung pinakikitaan nun. Kasi kung hindi mo naman ako ginawa ng masama, ba't kita tatarayan, diba? So, yun lang for me. So, what's next? Kalog. Kalog? Teka lang, subo lang ako. Napa yun? Ano ba?
Hello. Medyo may pagka. Lalo na pagkasama ko yung mga friends ko, yun. Sobrang kalug ko. Like, kung gano'n sila kakalug, nasasabihan ko yung kakalugan nila, gano'n. Kaya kalugan kaming dalawa. Pero gano'n, oo. Kasi, mukha lang akong ano, pero, alam mo yun, may tinatagong kakalugan din talaga ako. So, minsan pag nag-trip talaga kami, trip talaga, ganyan. Which is, yun naman talaga na-enjoy ko sa kanila, ganyan. So, shoutout sa inyong mga friend ko, yan. Renzo, Jen, miss ko na kayo. So, yun. Ano, pag yun, kasama sila, sobrang kalog. Kasi nga, meron kaming mga bagay na ginagawa na sobrang saya namin, ganun. So, I'm a kalog person. So, this is the last question. Ano yung last question? Last, ano na, last assumption na daw? Traveler. Marami na ako napuntahan dito sa Philippines. Pero, dalawang bansa pa lang yung napuntahan ko out of the country. Which is yung Singapore, Malaysia. Birthday tour ko yon nung last year, 2019. So far, I enjoy everything. Na-enjoy ko yung lahat nung pagka-travel, yung plane, yung culture, yung mga tao. So, I can say na gusto ko maging traveler pa. Kasi gusto ko pang mas, alam mo yun, maikot yung mundo. Makita yung, ano kasi ako sa ano eh, mas gusto ko ma-feel yung culture nila. Not to adapt the culture ng bonggang-bongga kasi hindi naman yung ganun kadali or in a snap. Pero to witness their culture, to see how the people are sa bansa na yun. Like kung paano sila, ano yung pamumuhay nila. Doon ako curious. Kaya yun yung nag-urge sa akin para maging traveler. Kasi gusto ko talaga makita lahat ng beautiful places in the world. Yun lang. So, yun lang ang inyong assumptions about me. So, thank you so much guys sa mga assumptions nyo. Alam ko naman na assumptions lang yun at hindi ko dapat personalin. Ouch! Char! So, yun. Thank you sa pagsagot nyo sa Instagram story ko. And yun nga, dito na natin siya sinagot. So, maraming salamat. Ngayon, ipagpapatuloy na namin ang pagkain at hanggang dito na lang sa ating assumptions about me. And sana sa mga susunod na i-post ko sa IG story ko, mag-reply ulit kayo para alam niya na, di ba, content-content tayo, ganyan. So, yon, thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo and kami din, nag-enjoy. Nag-enjoy ka ba? Mm-hmm. So, yon, thank you for watching and I hope to see you on my next video. Bye! Bye!